So yan, so good day mga katropa. Nandito na kami sa Marilo, Bulacan. So ito yung unit ko sir, nag-error ng E7 yan. Higher brand. So mag 2 years pa lang sa kanya. Regular pa cleaning naman si sir, pero nag-error na. So susubukan natin repair ngayon kung magagawa natin. Okay naman yung kanyang indoor board, so doon tayo babasa sa may outdoor kasi hindi gumagana yung motor doon, saka yung pan motor. Bakasin natin yun. So bubuksan muna namin yan kasi mag-voltage reference muna kami sa labas. Tapos, yun, hanapin natin kung anong problema. So yun, habang tinatanggal ni Floro yung takip, pagkabaklas niyan mga katropa, tatanggalin natin yung ano, yung mga kahakatas pag voltage na kami dyan. Titignan natin kung ano, anong problema. Hindi, sige, okay lang. Ayan. Ang error na ito ay E7. Higher brand, so ang kadalasan kasi na error na yan, nasa outdoor kasi mga katropa. Kaya dito tayo nakapokus. Pero to double check din natin yung pinaka unit sa indoor. Yan, so good day ulit mga katropa, no. So nabaklasan natin yung PCB boards outdoor. So mangyayari kasi hindi tumutuloy yung supply niya. So ito higher brand E7 error, so hanapin agad natin kung saan may shorted. Siguro hindi na natin patagalin ito. Check natin yung kanyang munang fuse. Tumbo, yan. Sugod naman yung ating fuse. Yung kanyang diode, ito. Wala naman yung kanyang ano. AC sa diode. Good naman. So ito naman yung kanyang DC. Kita mo. Yan. So good naman yung kanyang DC. Yan. Wala naman shorted. So tignan natin itong mga primary ano diode niya. Ayan o. Secondary diode. Sorry. Sorry. Yan. Ayan. Ayan, so good naman. Ito, pakita mo yung tinetester natin. Ito, ito mga katropa, mga diode din to. So, check din natin kung may shorty dito. Ayan, ito, isa. Pakita mo sa tester, pro. Ayan, layo mo konti para makita mo. Ayan, ito. Positive, negative, negative, positive. Good, wala. So, ito, punta natin ito mga katropa, itong malaki. Oops, positive, negative. Pag binariktad mo, kailangan walang palo. Yun. May nakuha tayong shorty dito. Tingnan natin itong isang sa loob. Sa kabila. Uy. Ayan, good dyan. Boom. Positive to negative. Ayan. Itong isa. Ayan. So, ito lang mga katropa yung nakita natin na, ano, na shorted. Ayan, o. Ayan. So, try natin baklasin. Tignan natin kung ano talaga ito. So, sa mga ganitong brand kasi mga katropa, kadalasan talaga nangisira itong mga diode. Nagkakaroon ng shortage. Higher brand to mga katropa. E7 error, E7. So, shoutout pala kay sir. Pinahiram ba tayo ng lamesa ito? Kahit ang may magandang lamesa natin. Hey guys. Shoutout sa cook. Sana naman. Kaya pinagamit tayo ni sir magandang lamesa. Buti pre. Hmm? Eh. Kaya to. Yan pa, may merienda po.
sa on. So kanina kasi mga katropa, nag-voltage reference tayo dito. Wala tayong makuha 512 saka 15. Yan. So kasi nga may shorted tayo mga katropa. So try natin tanggalin. Yung na-tester natin na may short. Medyo matigas yung ano. Pamili na yung ating pamili na. Bumalik. Sa ilong nas ko pre, iniwan mo sa labas. Okay na. Yan, so yun mga katropa, tinanggal na natin yung kinagdududaan natin na shorted. So yan, nilabas na natin para mas pateser natin na maayos. Yan. So ito mga katropa is diode. Kailangan itong positive, papalo siya rito. Pero pag binaligtan natin, dapat wala. Yan. So meron siya rito, normal yan. Pero dapat pag pinaligtad mo, wala tayong makukuha ang resistance. Kita ba, pre? Yan. So, nakikita nyo naman, palong-palo siya. Yan. Ibig sabihin na shorted tong diode na to. So, check natin yung katabi niya kanina. So, pag binaligtad, papalo yan, pero papalik kasi yun, nandito yung capacitor. Yan. Yan. Mababayan kasi ang naririn niya dito sa may capacitor. Pero pag may duda kayo dyan, pwede niya rin naman tanggalin. Para mas kaganda. So ito yung katabi niya kanina. Double check na rin natin. So positive yan. Yan. So normal yan. Pag binaligtad dapat wala. Yan. So ibig sabihin, good yung katabi niya. Balitan natin. Mga palagi.
Lapit ko, pre. Pre, lapit mo. Yan, sa pagbalik pala na ito, mga katropa, may mga sign naman yan. Yan, ito yung parang may guhit na yan. Ito yung positive nyo. Ganun din sa kabila. Paresa naman dito yung marking niya na yung positive. Oh. Parang guhit niya. So, babalik lang natin yung good. Kasi tayong tweezer eh. Yan, so yan, ito yung papalik natin na diode. Yan. So yan, pag binaliktad, dapat wala. Yan. Yan. So yan, so good, papalik na natin ito. Tapos, try natin sa pagpuwi rin. Kuha tayo ng voltage. So yun mga katropa, na-test rin natin ulit itong ano, parte na may shorted kanina. Yan, positive, negative. Negative to positive. Yan. So may kita niya, bumababa na siya. Katulad kanina, shorted na shorted talaga. Ayaw bumaba. Yan. So nakaka-reading lang tayo ng kapasitor, kaya nagkakaroon dito sa board.
So, try natin supplyan. Power supply ko. Ayan. May reactor naman dyan. Yun lang, para naiwan yung pang supply namin. Gaya dyan. Okay. Magsusupply kayo dito na. Ayan, babasahin mo lang ito. Ayan. Naka-play yan? Oo. Ayan, so yun, lalagyan lang natin ito supply. Kahit di nakakabit yung kanyang indoor. Lalagyan ko lang nakakapitan. So nawala kasi yung aming ano, yung pang-supply, hindi namin nadala. Ayan, gagawin ko. Ayan, gumamit muna ako na ito. Pwede nyo lang supply ito mga katropa kahit outdoor lang. Ayan. Basta tama lang yung pagsusupplyan nyo. Ayan. Ayan. Sure nyo lang kung hindi kakalas. Ayan. Tapos sasaksak natin. Magpo-voltage reference tayo. Kailangan may makuha tayo ng 512 saka 15. 15 volts. Then double check kung ano na. Okay, good. Kaya natin saksak. Tapos, mag-voltage reference tayo. Nakadiksi tayo mga katropa. So, saksak natin. Ito magkasi ano natin. Diskarte na lang natin ito. Yan, so ingat-ingat pa rin tayo mga katropa sa kuryente. Wala kasi ating ano eh. Ito na dala. Yan na umilaw na yung ating ano, pumitik na yung relay. So, una natin ang voltage. Yan. So, pakita mo ano pre. Yan, kuha tayo sa ground ng capacitor. Wait lang. Yan, meron tayo na kuha 300. So, punta tayo sa 5 volts niya. Ito yung oh.
Yeah, meron tayo nakuha ng 5 volts para sa system. Yan, yung 12 volts niya para sa ano? Para sa relay. So, yung 15 volts para sa kanyang. Yan. So, kumpleto na yung ating power supply. May nakuha na tayong 5, 12, saka 15. So, ang gagawin natin dito, i-check na lang natin dyan sa unit mismo. Sasalpak na natin. Papabalik ko kay Floro. Yan, yung nakita nating shorte dito. Yan, diode. So, ibabalik na natin to kasi may nakuha na tayong supply. Kanina kasi, nandun sa taas siya, medyo gipit kaya hindi kami makapag-video. Isa lang yung lead na umiilaw, ito lang. Pero ito ngayon meron na. Wala rin tayo na akong reference na voltage. Kaya kompleto na. So ulitin natin. Ito yung kanyang five volts. Ito yung 12. Yan yung kanyang 12. Yan. So yan, good. Tapos yung kanyang 15 volts. Yan. So, kompleto na mga katropa, isasalpak na lang natin. Yan, so yun, gumagana na yung ating outdoor. Yan. Ito ang pirahe niya. Kunin yung mga pre, ito ako umuha, ikaw na sa taas. Yung buko talaga eh. Ito na nga. Ito na may uppers. Gumagana na yung Ferrari niya. Sa 5.7. Ito, lang ganda na nangikot guys. Yan, so yun mga katropa, natapos na natin yung unitizer na higher na ang error, E7 error. So malamig na dito sa kwarto, kanina pa naman ito nakabukas, ipipiksa lang namin sa loob. Ipipiksa lang namin sa labas, sorry. So yun lang, sana nakatulong ng konti kahit pa paano. Share lang naman tayo. E7 error, may shorted dun sa may outdoor board. Kaya hindi nagkukontinuous yung kanya compressor sa kanyang panmotor. Yan. So, thank you.